Upang matukoy ang kinaroroonan ng may-ari ng luxury vehicle na may markings ng PNP, ay nakikipagtulungan na sa Land Transportation Office ang pambansang pulisya. PNP, iginiit na wala silang pag-aari ng luxury vehicle. Nagbabalik si Patrick De Jesus. Rise and shine, Patrick. Tukoy na ang may-ari ng nag-viral online na luxury vehicle at may markings ng Philippine National Police. Ayon sa PNP, sa isang pribadong kumpanya nakarehistro ang sasakyan, ngunit nang puntahan ng address ay wala na roon ang kanilang opisina. Humingi na po tayo ng tulong sa LTO para po tulungan tayo na matrace kung saan po yung whereabouts nitong registered owner at kung sakaling may record po na na-transfer na po ito sa isang individual para po matulungan din po tayo ng LTO dahil sila po yung may authority para maglabas po ng show cause order. Una nang itinanggi ng PNP na sila ang nagmamay-ari ng nakitang sasakyan. Naging usap-usapan kasi ito dahil base sa website ng isang car company ay nagkakahalaga ng 4 na milyong piso ang modelo ng sasakyan sa nag-viral na mga larawan. Ayon sa PNP, wala silang pag-aari o naka-issue na anumang luxury vehicle. Ang ginagamit po ng mga stop cars po ng PNP maliban po doon sa mga marked vehicle po natin ay yung Toyota Grandia, kung yung nakikita mo yung po na puti, at wala po tayong Toyota Alphard. Babala ng PNP, ang illegal na paggamit ng kanilang logo o seal ay ipinagbabawal at maaring maharap sa kasong usurpation of authority at may parusang pagkakakulong. Patrick De Jesus, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.